Isa na naman pong kwento ang aarok sa inyong mga puso. Ito po ay kwento ng isang ina na ipinagbili ang kanyang bagong silang na sanggol sa napakumurang halaga. Ano po kaya ang magiging resulta ng ginawa niyang ito? Halos mapasigaw si Dana sa inis nang marinig niya ang malakas na iyak ng bagong silang na sanggol. Ano bang gusto mong mangyari, Ana? Uminom ka na ng gatas. Hindi naman basa ang lampin mo. Ano bang gusto mong bata ka? Naiinis na pakikipag-usap niya sa sanggol na para bang nakakaintindi ito. Subalit, malakas na iyak lamang ang naging sagot niya. Mas lalo pa siyang nainis nang marinig niya ang pag-aaway ng dalawa pa niyang anak. Hoy! Magsitigil nga kayo! Kaya hindi makatulog si Ana dahil ang ingay-ingay nyo. Nanlalaki ang matang si Tania sa dalawang anak. Tila nasindak naman na umupo na lamang ang dalawa sa isang sulok at nanahimik. Ayaw na naman talaga kasi na magkaanak ni Tana. Kaso ang kanyang irresponsableng asawa ay binuntis na naman siya. Tuloy ay nadagdagan pa siya ng pakainin. Gayong hirap na ang buhay nila. Problemado si Dana dahil walang mag-aalaga sa bagong silang na sanggol at napilitan siyang huminto sa pagtatrabaho sa pabrika. Kulang na kulang tuloy ang panggastos nila at halos dalawang beses na lang sila kung kumain. At ang mas ikinaiinis niya ay hindi na siya makapaglibang. Nakagawian na kasi niyang dumayo sa bahay ng kanyang mga kapitbahay para makapaglaro ng tong-its. Subalit, hindi niya magawa iyon dahil wala na siyang pera. At alangan namang isama niya ang bata sa sugalan. Isang araw, bit-bit ang anak ay lumabas si Dana sa kauna-unahang pagkakataon. Grabe, Dana! Minana ng anak mo ang ganda mo. Sigurado akong lalaki ang maganda. Ngiting-ngiting po rin ni Lani, isa sa kanyang mga kapitbahay. Naku, lalaki yan kung may makakain pa kami sa mga susunod na araw. Pabirong tugon niya na may halong katotohanan. Sumeryoso ang mukha ng kapitbahay. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Kung hindi mo kayang matustusan, interesado ka bang ipaampon? May kakilala ako na naghahanap ng maaampon. Babayaran kanila ng malaking halaga. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Abay, hindi niya iyon tatanggihan. Marami na naman siyang anak. Hindi nakabawasan kung ipamimigay niya ang bagong silang na sanggol, magkakapera pa siya. Isang linggo lang ang lumipas ay nakakilala na niya ang mag-asawang Dani at Hana. Baog si Dani, kaya naman walang tsansa na magkaanak ang mga ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Dana? Ayaw naman namin na magbago ang desisyon mo kapag napalapit na kami sa bata. Tanong ni Hana habang minamasdan ang anak niyang natutulog. Pinakiramdaman niya ang sarili kung may nararamdaman siyang panghihinayang. Wala siyang makapa na kahit na ano. Hindi niya naman kasi nais talaga na magkaanak pa. Oo, Hana,
sigurado na ako. Dagdag bibig na kakain lamang ang batang iyan sa pamilya namin. Bale, walang tugon niya. Hindi niya napansin na napasimangot si Hana. Hinding-hindi mo na makukuha sa amin si Ana. Maliwanag ba? Matigas na tanong ni Danny. Nang magkapermahan sila ng mga dokumento, ay ibinigay ng mag-asawa ang tseke kagaya ng napag-usapan. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang 500,000 piso. Maraming salamat! Nakangising wika niya sa mag-asawa bago lumisan. Ni hindi man lang niya sinulya pa ng bata na ipinamigay niya para lamang isang laruan ang turing niya dito. Napakinabangan naman nila ang pera. Sa maikling sandali ay iyon ang tumustos sa pangangailangan nila. Subalit madali rin iyong naubos at bago pa namalaya ni Dana ay naubos na ang perang tila inihip lang ng hangin. Ilang buwan lang ang lumipas ay bumalik din sila sa buhay nilang isang kahig, isang tuka. Dahil wala nang sanggol na nangangailangan ng pangangalaga, ay nakabalik naman si Dana sa pagtatrabaho niya sa pabrika. Namalaya niya na lamang na matatanda na pala ang kanyang mga anak at nagkaroon na ang mga ito ng sari-sariling buhay. Kaya nang pumanaw ang kanyang asawa, ay naiiwan siyang nag-iisa. Anak, dalawin niyo naman ako ng mga apo ko minsan. Iyon ang madalas niyang sinasabi sa kanyang mga anak. Ngunit bihirang bihira siyang mapagbigyan ng mga anak ang mga masasayang okasyon sana na dapat pamilya ang kasama niya ay lumilipas lamang na nag-iisa siya. Hindi niya tuloy maiwasang maalaala ang bunsong anak niyang si Ana na ipinamigay niya noong bata pa ito. Kumusta na kaya siya? Sa loob-loob lang ni Dana. Tanong sa sarili. Hindi niya inaakalang muli niyang makikita ang anak. Araw ng Linggo, dumaan si Dana sa simbahan upang mag-alay ng dasal para sa asawa niya. Magsisimula na sana siyang magdasal, subalit hindi niya nagawa dahil hindi niya maiwasang marinig ang dasal ng babae sa kanyang harapan. Sana po maging malakas ang aking mama at papa. Gusto ko pa pong makilala sila ng magiging anak ko. Sana po ay makasama ko pa sila ng mahabang panahon. Ilang sandali pa ay tumayo na ang dalagang umagaw ng atensyon niya. Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang masilayan niya ang mukha ng dalaga. Kamukhang kamukha niya ito. Ganoong ganoon ang mukha niya noong dalaga pa siya. Hindi siya maaaring magkamali. Ana, sambit niya. Nagulat siya nang lumingon ang dalaga. Kilala niyo po ako? Namimilog ang matang tugon ng dalaga. Hindi makahanap ng sasabihin si Dana. Isang pilit ng ngiti ang isinukli niya sa dalaga. Hindi. Ana kasi ang pangalan ng anak ko. Hinahanap ko lang siya. Palusot niya. Subalit, malakas talaga ang hinala niya na ito ang batang ibinenta niya noon. Naging interesado siya sa kung ano ang naging buhay ng bunsong anak, kaya naman palihim niyang sinundan ito. Isang pamilyar na babae
ang sumalubong dito. Noon niya nakumpirma ang hinala. Ana, mahinang bulong niya. Anak, ano na naman ang ipinagdarasal mo? Nakangiting usisa kay Ana ng kanyang ina na si Hana. Sana po ay hindi kayo magkasakit ni Papa. Sana po ay lagi ko kayong kasama. Nakangiting lumakap ito sa babaeng itinuturing na ina. Ikaw talaga ang bait-bait mong bata. Kaso anak, hindi naman pwedeng lagi mo kaming kasama. Paano na lang kapag may sarili ka ng pamilya? Sagot ni Hana. Basta po, hindi ko kayo iiwan. Alam ko pong mamahalin din kayo ng sobra ng mga apo nyo. Mama, tugon ni Ana. Tila nanigas siya nang marinig ang salitang mama. Napakatagal na kasi simula nang marinig niya ang salitang iyon. Tila kasi nakalimutan na siya ng kanyang mga anak. Binalot ng matinding pagsisisi ang kanyang puso. Maraming katanungan ang naglaro sa isipan niya. Kung hindi niya kaya ito ipinamigay noong sanggol pa lang ito, mananatili kaya ito sa kanyang tabi at mamahalin kaya siya nito kagaya ng pagmamahal nito ngayon sa kinikilalang ina? Napaluha si Dana. Wala na siyang pagkakataong malaman ang sagot sa kanyang mga tanong dahil ayaw niya nang guluhin ang masayang buhay nito. Masaya ako na masaya ka sa kinalakhang mong pamilya, Ana. Bulong niya habang tinatanaw ang mag-inang papalayo. Sa kwento po ng buhay ni Dana, matututuhan po natin na laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya bago gumawa ng desisyon, pag-isipan po muna ano ang magiging resulta nito para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ibinahagi ko ngayon, ay paki-like at ilagay niyo rin po ang comment niyo po sa baba. Paki-share niyo rin po sa mga kaibigan niyo. At kung hindi ka pa nakasusubscribe, ay mag-subscribe ka na! Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking munting channel.